Okay, hello mga students. Ito yung huling video lecture na gagawin ko na may connection doon sa isa kong video lecture, yung accumulation and allocation of overhead. Okay? Because later on, pag-uusapan natin yung iba't ibang klase ng mga allocation. Pero when we are allocating the overhead cost, ina-apply natin ito sa work in progress or sa work in process inventory. Meron po tayong dalawang klase ng system. Yung una, yung tinatawag natin na actual cost system. Yung pangalawa naman is based on normal cost system. Okay? Now, pagdating po dito sa actual cost system, ang ibig lang nito sabihin, kung magkano yung actual na mga overheads na na-incur natin, yun yung i-apply natin. Okay? Kapag kung kailan ito na-incur na, no? So, halimbawa, remember that your product cost or your manufacturing cost ay binubuo ng direct materials, direct labor, and then your production or manufacturing overhead. Okay. Now, under normal circumstances, ang ating mga direct materials at saka direct labor, pag na-incur na po ito sa production, diretso na po yan sa WIP inventory. Okay? Ganun din po sa ating direct labor. Diretso na rin po ito sa ating WIP inventory account. Pero pagdating po dito sa manufacturing overhead, kasi class, ang manufacturing overhead, marami itong basis, marami po itong source. O di ba? Indirect materials mo, o pag IM, pasok dito sa overhead. Indirect labor mo, pasok sa manufacturing overhead. Depreciation, property taxes, lahat ng mga expenses na may kinalaman sa manufacturing or sa production, dito ang pasok sa manufacturing overhead. Now, para hindi po yan isa-isa na papasok sa work in process inventory account, bago yan dumiretso sa ating WIP, meron yung pinagdaraanan na account. Okay? A control account. Ang tawag natin doon is overhead control account. Okay? Etong overhead control account, temporary account lang ito. Pass-through account. Pinapasok muna natin lahat ng mga overhead costs, dito natin inilalagay. And then, at the end of the period, or kapag i-apply na natin ito sa work in process, saka na natin ito tinatransfer sa WIP inventory. Okay? Ang problema dito, kapag ina-apply natin yung actual cost system, we have to, meron tayong mga considerable delays dito. Or meron tayong mga time lags. Lalong-lalo na kung matagal ang pagdating ng mga documents. Remember na halimbawa, yung mga utilities o utilities sa production. Kunwari na lang, kuryente. Di ba, sabihin na natin, for the month of August. Yung bill mo for the month of August, sabihin na natin, dumating by the first week of September. So, by the month of August, kung kinakailangan na natin itong i-apply sa work in process, kulang. Kasi hindi pa natin mai-record based on actual. Kasi pag based on actual, sa September pa natin yan, may i-apply sa overhead control mo. Kasi wala pang dumadating for the month of August. No? Hindi pa natin ito maipapasok doon sa overhead control account. So, nagkakaroon tayo doon ng mga understatement. Kasi hindi ito nakukumpleto. So, for us to combat those issues on time delays, on lags in the recognition of expenses or the recognition of your manufacturing overhead, o dito pumapasok yung normal cost system. Under a normal cost system, dito tayo gumagamit ng tinatawag natin ng mga predetermined overhead. Okay? Predetermined overhead rates. Okay? Etong mga overhead rates na ito, ito yung kinocompute natin, ina-allocate natin, ina-accumulate din natin at ina-assign natin ito doon sa mga overheads, doon sa ating mga accounts, doon sa ating mga produkto. Let's say, pinag-uusapan natin magkano yung overhead cost na may i-allocate na natin ngayon kasi meron tayong mga cost of goods manufactured. So instead of the actual, gumagamit tayo ng mga standard rates. Meron tayong kaya from the term predetermined, nadedetermine na natin ito beforehand. Okay? Predetermined yung overhead rates. Ito po, pag-uusapan natin later on
sa ating mga susunod na mga chapters pag pinag-usapan natin yung iba pang mga topics on cost accounting. Okay, pero for the purpose of actual cost system, gawa lang ako ng simple journal entry, ano? Remember na based on behavior, meron tayong mga fixed. Okay, fixed cost, meron tayong mga variable cost. Ang overhead cost, okay, when we are allocating it, when we are pooling it doon sa ating overhead control account, nahati din yan. Halimbawa, yung renta mo buwan-buwan sa factory, 15,000 at 15,000 ka dyan. So, pag nag-record tayo doon sa overhead account, okay, fixed overhead, okay, fixed overhead cost. Okay, sabihin na natin na fixed overhead cost. And then, credit to cash, 15,000. So, etong fixed overhead cost, no, ang pasok po nito ay doon sa ating overhead control account. Pag variable naman, kunwari, yung ating, ano, no, eto, rent. Assuming this is a rent. E kung kuryente naman, variable yan, depende sa consumption, depende doon sa usage natin. So, pwede natin, ang magiging entry natin dyan is debit, variable, overhead cost. Okay? And then, kunwari, hindi pa ito nababayaran, edi, i-accrued expense na lang muna natin. Okay? Kasi babayaran natin ito sa susunod. Kunwari, this is 3,500. So, yun po, ano? Ito, fixed overhead cost at saka itong variable overhead cost, papasok po ito sa ating overhead control account. Okay? So, yun lang po, ano, ang difference ng ating actual cost system versus yung normal cost system. Saka na natin pag-usapan yung normal cost system. If you have any questions, please let me know. Comment down below lang or let me know. Okay? I'll see you sa susunod. Bye-bye!